Hey mga bros, sa mga bros, isa nga si Cliff Hodge talaga sa mga talagang loyal dito sa Meralco Bolt, sa mga kabros. Pero di nyo rin ba alam na ito pong si Cliff Hodge, syempre alam natin na medyo pagod na rin ito dito sa Meralco, na palaging syempre alam natin na buwis buhay maglaro ito pong si Cliff Hodge. Talagang kukunin at kukunin nyo yung bola para lang makuha niya. At syempre, sa defensive play, maaasahan mo talaga ito pong si Cliff Hodge. Talagang makikipagpalitan nito ng mukha, maski import ang katapat neto, para lang makuha nila ang kanilang possession, mga kabrods. Pero ito pong si Cliff Hodge, gusto rin nitong makatikim rin ng kampiyonato kahit papano ulit. Pero ito pong Meralco Bolts, kahit anong buwis buhay nang nagagawa niya dito, hindi pa rin manalo-nalo. Maski nga Barangay Nebra San Miguel ang lagi nilang katapat sa finals, hindi sila manalo-nalo, mga bros. Kaya nga ito pong si Cliff Hodge, gusto na rin itong mag-demand ng trade para nga doon siya sa team na may possibility na magkampiyon. Kaya ang isa sa mga gusto rin ito ni Cliff Hodge ay ang SMB. Ay, alam naman natin ng SMB, isa rin ito sa mga kupunan na maganda ang kanilang offense. Pero mga brods, on the left side naman ito ng SMB, yung depensa rin nila minsan hindi nag-workout. Kaya ang ito pong SMB, kilala ito sa talagang star-studded team na lineup, pero yung depensa lang talaga nila ang hindi masyadong napagtutuanan nila ng pansin. Kaya nga ito pong si Cliff Hodge, alam ko isa ito sa mga babagay sa SMB at kukompleto sa formula ni Coach George Gallen. Dahil yan nga, madali na lang sa kanilang offense dyan, sina Junmar, sina Romeo, sina CJ Perez, Jericho Cruz, and Siso, lahat na, Lassiter, di ba? Madali na lang umepensa sa SMB. Yung depensa lang talaga nila ang dapat nilang pagtuunan rin ng pansin para nga makapagkampyon ulit sila sa Commissioner's Cup ngayon, mga kabrods. Kaya nga ito pong si Cliff Hodge, kapag nag-demand ito ng trade, isa sa mga interested din dito siguro kahit papano ito pong SMB, dahil syempre pag inisip nila yung depensa, alam nilang pupunan yan ni Cliff Hodge. Kilala rin naman natin si Cliff Hodge, isa rin talaga ito sa mga best defensive player talaga dito sa PBA. Syempre, napapagod din naman ang player kapag every season ganito ka, tapos hindi ka rin naman nagkakampyon. Kaya nga si Cliff Hodge, gagawin talaga niyang lahat para lang magkampyon. Ang kaso nga lang sa Meralco Bolts, inconsistent kasi ang koponan na ito. Minsan magandang nilalaro sa season, minsan naman pangit, tapos panibagong season na naman maganda. Mga brods, inconsistent, tapos madalang na lang silang magkampyonato dito sa finals palagi, mga kabrods. Wala na rin sila doon sa contender na talagang sumusubok sa final stint natin sa PBA. Kaya nga gusto rin ito po ni Cliff Hodge, kung itong si Cliff Hodge ay nasa SMB, malaki ang chance niya na magkampyon talaga. Dahil alam naman natin ng SMB, malaki talagang possibility na itong magkampyon bukod sa Nebra, Magnolia, TNT, mga kabrods. Kaya nga ito pong si Cliff Hodge, sabi nga nila, if you cannot beat them, join them. Yan ang ginagawa rin dito sa NBA. Kaya nga hindi na rin ito bago kapag itong si Cliff Hodge ay nagpa-demand ng trade at sasama at sasanib pwersa sa lakas ng SMB. Kaya mga brods, sa lahat po ng mga SMB fans and Meralco fans, kung itong si Cliff Hodge magde-demand ng trade sa Meralco, sa tingin nyo, sino ang ipapalit dito ng SMB para makuha nila si Cliff Hodge? Ang daming pwedeng ipalit dito ng SMB, mga brods. At isa pa dito, nandito rin ang matalik na kaibigan ni Cliff Hodge na si Chris Ross na nandito sa SMB, di ba? Matagal nang nag-Meralco yan si Chris Ross, mga brods. Kaya nga may backer na dyan si Cliff Hodge. Kaya dito naman po tayo, no, sa kabilang balita naman natin, mga kabrods. Medyo gumaganda na nga ito pong laruan ni Javier Gomez de Leano, at nakikita na ito ng iba't ibang kuponan sa PBA. Dahil sa Terra Firma Jeep, medyo gumanda ang start nila ngayon. Pero 2-3 record na sila, 2 wins with 3 losses, kaysa naman sa mga hindi pa sila nananalo last season, di ba? Puro 0 wins ang start nila ng season. Pero magandagad ng start na rin ito para sa Terra Firma. Pero ito pong si Javier Gomez de Leano ang isa sa mga talagang nagpapaganda ng performance dito sa Terra Firma Jeep.
As of now, halos 19 points per game, 5 rebounds per game at 1 assist per game, mga kabrods. Eh, kilala rin naman natin si Javier Gomez de Leaño. Isa rin ito talaga sa may potential na pwedeng maging best player ng Terra Firma Jeep. At sa high pick neto, eh, makikita mo talaga yung performance neto na deserve niya doon sa high pick sa rookie draft, mga kabrods. Kaya nga ito pong si Javier, nagbibigay ulit siya ngayon at nag-iingay ulit siya ngayon dito sa Terra Firma Jeep. At yun nga, maraming teams ang talagang nakikita ang performance ngayon ni Javier Gomez de Leaño, mga kabrods. At isa pa dito, ang barangay Ginebra San Miguel. Yes, eh, kilala rin naman natin ang Ginebra. Isa yan sa talagang gustong-gustong kumuha ng mga high picks at makikipag-trade sila para lang makakuha nila yan. Dahil alam naman natin ang Ginebra, eh, hindi naman natin sila masisisi. Isa sila sa mga talagang may kayang magbayad ng mga players, kaya napapalipat nila ang mga ito. Yung iba naman may mga under the table para lang matuloy ang trade. Di naman din naman natin masisisi ang Ginebra at ang SMC management, dahil gusto lang din naman nilang lumakas, di ba, mga kabrods? Kaya nga ito pong si Javier Gomez de Leaño, eh, talagang possible talagang makakuha nila ito. Lalong-lalo na, nasa koponan siya ng Terra Firma Jeep, at ang Terra Firma, isa rin ito sa mga low-budget team sa PBA. Kaya kapag binato mo to ng under-the-table na pera, eh talagang mapapakagat sila sa offer ng mga SMC teams. Kaya nga ito pong si Javier, kung mapunta naman ito sa Ginebra, mga kabrods, ilalagay rin ito ni Coach Tim Kuhn sa kanilang shooting guard position, dahil maganda rin naman ang shooting form ni Javier Gomez de Leaño. At hindi na rin bago yan sa magkapatid na de Leaño brothers nung UAAP pa. Talagang sila ang mga sharp shooter dati sa UAP, mga kabrods. Kaya ito pong si Javier Gomez de Leaño, eh, isa ito sa mga talagang may namata ngayon ng Ginebra para nga makuha rin nila ito within the season or next season. At balibalita nga, may mga bibitawan talaga ang Ginebra dito dahil loaded ng kanilang guards, or si John Pinto rin ang isa sa mga gusto nila rang i-trade, mga brods, dahil babalik na sa LA Tenorio sa weekends dahil gumaling na si Tenorio sa kanyang cancer. Kaya nga magiging loaded na ang guards ng Ginebra ngayon, and yun nga, baka i-trade nila si Pinto at baka isali nila dito sa Terra Firma Jeep negotiation para makuha nila si Javier Gomez de Leaño, mga brods. At yun nga, isa pa dito, medyo malaki-laking guard din o shooting guard din ito pong si Javier Gomez de Leaño. Nasa 6'3 or 6'4 din ng height na ito, mga brods. At magiging two-way player din ito pong si Javier, dahil napapansin rin natin na medyo maganda-ganda rin ang kanyang depensa sa opensa given na sa kanyang laro, dahil isa siya sa mga highest pointer dito sa Terra Firma Jeep, at siya talagang nagbubuhat din. As well as Stephen Holt, ang kanilang number one pick, mga brods, sa Terra Firma. Pero mas mataas ang points per game dito ni Javier Gomez de Leaño, dahil nasa 10 points per game lang ito pong si Holt, samantalang si Javier ay halos 19 points per game. Kaya nga, mga brods, komento mo lang ang opinion mo dito, ha, kung ito pong si de Leaño babagay ba sa barangay Ginebra San Miguel. Kaya salamat po sa panonood, mga brods. This is Overrated Highlights lang. I'm out.